Hi mga ka-tinders! Ngayon ay Thursday, rest day ni Mami Teen. So, etong topic ko kasi ngayon, naisipan ko kahapon, kasi medyo na bad mood ako kahapon, imbis na birthday ng anak ko, no? Meron kasi ako isang customer na bad mood ako, pero carry bells lang naman. So, kaya naisipan ko tong topic ngayon. So, before ako magugora, mag-yo-yo-yo muna si Mami Teens, no? So, ang topic natin mga ka-tinders ay ano ba yung mga katangian talaga na dapat meron ang isang sari-sari store owner? Naisipan nyo ba yun? Na-experience nyo ba yun? So, ito based lang sa akin experience ha. Wala naman akong, kung ano lang talaga yung pumasok sa isip ko, basta yun lang talaga yung sinasabi ko. So, yung aking number one ay dapat masipag. Masipag talaga dapat pag meron kang tindahan. Masipag ka maghanap ng mga sale, yung mga buy one, take one, yung mga 6+1, 7+1. Masipag kang maglakad. Like sa akin, di ba? Toys yung aking mga paninda. Kasi dun sa downtown, kailangan ko kasing maglakad. Although na may sasakyan, kailangan ko mag-canvas para alam ko kung saan sa mga tindahan na mga suki ko na wholesaler ang mas may pinakamurang paninda. So, kailangan ko talagang lakarin, no? Parang exercise na rin, mga ka-tinders, no? Pangalawa, tiyaga. Tiyaga ako sa, kasi nga toys ako, so may tinda rin ako mga candies, no? Na gummies. So, di ba meron akong mga customers na bata na napakakulit, no, na ate 5 pesos na gamis pero paiba-iba yung flavors, di ba? May ganun. Pag wala ka talagang tiyaga, maiinis ka talaga, mga ka-tinders, I'm telling you na. Pag wala ka talagang tiyaga na yung paisa-isa, pabalik-balik, kahit minsan may ginagawa ka, nag-inventory ka, yung mga bata, di ba? Napakakulit. Maya-maya isa, maya-maya dalawa. So, parang sarap sabihan na, ba't di mo nalang isahin? Hindi rin ako napapagod. Pero syempre, di ba, customer yan. Hindi mo pwede talagang pagsabihan kasi may iba talaga na ma-hurt na hindi na babalik sa'yo. Lalong-lalo na yung mga bata, sila talaga yung inuutusan ng mga nanay nila. Pag na-hurt mo yung feelings nila, pag pinagalitan mo yan sila, ay nako, hindi na talaga yan babalik sa'yo. Walay na. Walay na talaga yung mga papiso-piso, di ba? May kita talaga sa papiso-piso. Pangatlo ko, mga ka-tinders, ay dapat mahaba talaga yung ating pasensya. So, eto yung experience ko kahapon. Alam nyo yun, experience ko kahapon. Eto kasing si customer ko, suki ko na siya. Suki ko na nung Monday, kaka-open ko pa lang, kumbaga sa Bisaya pa, wala pa ko ka-plastar ba sa aking mga paninda. Kasi diba sinasabit-sabit ko pa isa-isa yung aking mga tindang candies and toys. Ayan, dumating na siya. So, nagkompra ng maramihan, namili ng maramihan, mga worth almost 600 din. So, si Mami Teens, napakasaya. Kasi nga, morning na morning pa, nakakota na, lapit na nakakota. Meron namang sumunod na worth mga 700 din. So, napakasaya ni Mami Teens that time. Kaso lang, kahapon Wednesday bumalik. Nung the other day, siguro Tuesday night ba yun? Monday night, bumalik daw siya. Hindi ko na narinig. Basta, pag close na yung tindahan ko, pag pumasok na ko dito sa bahay, syempre, meron tayong mga ginagawa, ano, hindi na natin naririnig kung ano nangyayari sa labas. Kasi dito kami kumakain sa room . So, katok pala siya ng katok. So, hindi ko narinig. Kaya, bumalik siya nung kahapon. Sabi niya, hindi ko daw naisali yung kanyang order na swak, na yung gatas, Bear Brand swak, na 10 pesos lang naman yung aking bentahan. Actually, mga ka-tinders, nasa 9 pesos na siya . Tapos, piso lang talaga yung aking tubo. So, check ko pa kung magkano kasi hindi pa naman ako naka-repeat purchase. Hindi ko daw naisali sa, dun sa cellophane, ang 10 pieces na kanyang swak. Diba? So, sa akin naman, kasi yung ibang tindera niyan, kuha ka agad ng 10 pieces, bigay ka agad para, kumbaga sa Bisaya pa, wala na yung daghan storya, wala na yung daghan argument. Diba? Kaya meron tayong maraming customers na inaasikaso. Pero si Mami Teens kasi iba. Sabi ko, check ko muna kung naibigay ko ba sa'yo o hindi. Kasi ate, hindi kasi pwede yung bigay ko kaagad, tapos na-release ko na pala, so madudobol, malulugi ako. So, sabi ko sa kayo, sige, ganito na lang. Para fair naman sa inyo, kasi diba parang iba din ang feeling sa atin na binili sa atin, na hindi naman natin binigay. Bigay mo sa akin yung address mo, tapos pag-check ko mamaya sa, kasi nakalista yun . Kung ano yung mga orders niya sa maliit ko na notebook. At that time, hindi ko mahanap kasi napakaliit, so hanapin ko pa. Pag na-check ko na
hindi ko talaga na-release sa kanya, hahatid ko mismo sa bahay niya. Etong si customer, ayaw niyang ibigay yung kanyang address. So parang nagtaka ako. So hindi lang ako nagpahalata. So sabi ko, sige ate, ano ba yung napamili mo? So recall, mag-recall tayo. Kasi hindi ko na kasi talaga maalala. Kasi bakit di ka rin kasi bumalik that time? Sabi niya, medyo malayo daw bahay niya. Tapos mainit daw. So dami siyang raso. O sige, recall natin. Meron siyang mga items na na-mention that time na hindi naman niya nabili. So parang nagtaka ako. For example, Copico Blanca, bumili daw siya noon. Sabi ko, ate, hindi ka bumili ng Copico Blanca that time. Copico Black na twin yung binili mo. Ay sabi niya, hindi ba? Tapos Katol. Katol na bygone kasi yun sa kanya eh. Tapos sabi ko, hindi ka rin that time bumili sa akin ng Katol. Ganyan ako sa kanya. Tapos parang nagtaka na ako na ay parang nagsisinungaling. Baka pala makalusot. Siguro ganun. Hindi lang ako sure mga ka-tinders. No? So sabi ko, i-check ko muna. Hahatid ko sa inyo pag sa tingin ko na hindi ko talaga na ibigay sa iyo. Pero kailangan mo talaga ibigay sa akin na address. Saan ko hahatid? Sabi ko. Sabi niya, ay wag na lang. Wag na lang kasi malayo doon sa kanila. Dami niyang rason. Malayo doon sa kanila. Or ano pa ba? Ang rason niya ay yung si, may na-mention siya na name, hindi ko rin kilala. So, yun yung rason niya. So, sabi, diba, pag ganun, pag meron talagang mga items na hindi na ibigay sa'yo, so, dapat nagagalit ka. Hindi siya galit, kalmado lang siya mga ka-tinder. So, parang nagtaka ako. Tapos, pag-check ko, na-release ko talaga yung bare bones wall sa pagkakaalala ko. Kasi isa-isa ko kasi yung chinek eh. Pag-check ko, sinulat ko, pagtapos ko na naisulat, nilagay ko sa cellophane. So, malamang, yung aking bare bones wax, naibigay ko talaga yun sa kanya. So, maya-maya, may suki ako, siguro nakarinig na bata, na may tindahan din sila. Sabi niya, ate, binigyan mo ba siya ng swak? So, sabi ko, hindi. Kasi ayaw niya ibigay sa akin yung address. Tapos, sabi niya, ay, ganun din yun siya sa amin. Bibili ng swak, apat, tapos maya-maya babalik, hindi doon na ibigay yung dalawa. Yung parang ganun. So, dapat, mahaba talaga pasensya natin pag may tindahan natin, pag lalo na nakaka-encounter tayo ng mga ganito, no? Kasi meron talagang mga ganun. So, dapat, di tayo nagagalit kaagad. Kalmado lang tayo. Kumbaga, relax lang. Ayoko kasi talaga yung nag-argue sa tindahan. Para sa akin kasi, malas kasi yun. Baka isipin ng mga iba mong customers, ay, maldita man ito si ate, ay, wag na tayong bumili. Parang ganun ba? So, yun yung aking number 3. So, dapat aware tayo. Kalmado lang talaga tayo mga ka-tinders. Kung maganda, mas maganda na pag maramihan yung binibili, sulat talaga natin sa maliit na notebook or scratch paper para pagbalik ni customer, yun ba? Hindi ka na, parang may preba ka ba na naibigay mo na sa kanya. Tapos, yung regarding sa nagsusukli ka, parang i-count mo talaga sa harapan niya. Pang-apat, mga ka-tinders, ay dapat magaling kang humawak ng pera. Yun bang, like for example, napakahina ng benta ngayon, so huwag ka muna bibili, huwag ka muna mamimili. Pag doon ka na mamimili, pag sa tingin mo na nakakakota ka, so yun yung aking style, pag nakakakota ako, beyond the quota, that's the time na bibili ako. Kung naka-schedule na talaga mga ka-tinders na kailangan ko na talagang pumunta sa downtown, limit lang yung mga pinapamili ko. Kasi, napakatumal eh. Mahirap yung napakatumal, mahirap, parang mahina yung pasok ng pera. Tapos ikaw, dami mong binibili. So, ang tendency niya, natutulog yung puhunan mo. So, yun yung aking number 4 na dapat marunong tayo, not exactly na maging magaling na humawak ng pera, at least marunong lang. Tansyahin mo lang talaga yung mga fast moving lang o yung mga hinahanap lang talaga yung binibili mo, lalong-lalo na ngayon na matumal. So maganda lang sa mga tindang toys ay walang expiry dates. Yung mga candies lang meron, pero usually sa candies na binibili ko, yung mga 1-year expiry. Mga 6 months to 1-year expiry. Pero yung mga, like yung mga Snow Bear, Max, napaka-saleable naman yun. So, pwede ka mag-stock ng marami yan. Tansyahin mo rin mga ka-tinders, no, na kahit na kukonte lang yung mga binibili mo na mga stocks, dapat hindi ka talaga
mapapawala ng mga stocks. Yun talaga ang pinaka-importante para si customer ay pabalik-balik sa'yo. Kahit na yung mga hindi fast-moving, meron ka lang mga stocks na mga isa, dalawa, okay na. Tansyahin mo lang. Natatansyan nyo naman yan, di ba? Pag sa tingin mo, ay, pag ito, napakalakas ang bentahan ko nito, mag-stock ka lang ng mga 10 pieces, mga 15 pieces, or 6 pieces. Pero yung mga hindi talaga saleable, mas maganda yung pa-isa-isa lang, dalawa. So, tansyahin nyo lang yung di talaga natutulog yung puhunan mo. Mas maganda kasi na meron talaga tayong, yung liquid tayo ba? Naintindihan nyo ba? Yung parang meron talaga tayong cash on hand palagi para kung meron tayong immediate na gusto talagang bilhin sa tindahan, meron tayong pera. Di yung parang may pera nga tayo pero nandun sa item, di ba? So, nagigets niyo yung aking point. So, aking panglima at ang aking panglast, mga katinders, ay habaan ang pasensya na singhaba ng buhok ko ang ating mga suppliers. Di ba, meron talaga tayong mga suppliers na naiinis tayo, di ba? Aminin natin, mga katinders, meron talagang isa or dalawa tayong mga suppliers na yung bang hindi consistent kung mag-deliver, tapos kailangan na kailangan mo na yung item na yun. So parang ayaw, dili ka gusto mag-yaw-yaw ba? Ayaw mo siyang pagalitan kasi pag once na napagalitan mo, takot ka na baka hindi na mag-supply sa'yo. Eh, yung produkto niya ay napaka-saleable. So yun, yung style ko lang, dinadaan ko lang sa tawa, yung ganon, yung mga simpleng, kumbaga sa Bisaya pa, simpleng litik lang sa tenga ba? Yung, uy, kanina pa ako naghihintay sa'yo ba? Dami naghahanap ng produkto, yung mga ganon. So parang, kailangan nating habaan talaga yung pasensya natin sa ating mga suppliers kasi sila talaga yung kasi nagsusupply sa ating mga produkto sa tindahan, no? Di na ako magbibigay ng example at alam na niya yun kung sino yun. So may times nga na meron akong supplier sa ganito na product eh sa sobrang siguro naubos na pasensya ko kaya lumipat ako sa ibang produkto. Tapos later on parang pabalik-balik siya. Sabi niya, ay, hindi mo na ako kukuha ngayon. Sabi ko, ganun na nice way lang. Hindi kasi ako yung tipong nag-aaway. Alam niyo naman yung boses ni Mami Teens, no? Sabi nila, malumanay na yung aking boses. Parang soft-spoken lang ba? So, hindi halata na galit. So, ngiti-ngiti lang ako, parang ngiting aso, mga katinders. So, siya na yung nakarealize na nag-ano na ako. Hindi na ako kukuha sa kanya kasi meron na akong dinisplay na tarp. So, alam na niya yon na lumipat na ako sa ibang produkto. Yung mga ganun lang. Huwag lang natin awayin yung ating mga suppliers kaya hindi natin alam na pag, kumbaga, pwede tayo anytime na babalik sa kanya. Diba? Kasi pag inaway natin, baka, minsan kasi, diba, pag nang-aaway tayo ng mga suppliers, in the long run, in the end, tayo pa rin ang lugi kasi kailangan natin yung produkto niya eh. So, yan lang aking sharing, yung aking limang katangian na dapat meron ang isang sari-sari store owner. Ito, based sa akin experience. Ha. Kaya, shinare ko sa inyo para may idea kayo na, ay, dapat pala ganito ako na kahit galit na ako, kailangan talagang ngiti pa rin tayo kahit ng ngiting aso lang sa ating mga customers at ang ating mga suppliers. So, hanggang dito na lang, mga katinders, at magugora na ako. Bye, mga katinders. Mami Teens 19. Thank you for watching. Happy selling!